Hey, mga kapidyo, mga ka-YouTube, andito na lang po tayo. Matagal-tagal po tayo hindi nag-post ng video. So, ngayon po, meron po tayo isang video, vendor po. Hindi na kamurang vendor. Kahit sa buong Pilipinas, pinakamura na ito, pero hindi ko binibenta ito. Ginawa ko lang ito. Eh, ito po. Yeah. 1-2, boss, 1-2. Improvise. Yan po kasi, kaya ginawa namin yan, dahil nahihirapan ako magpa-vendor doon sa mga kaha na ginagawa ko charger. Ito po yung mga kaha. Ito po. Ayan po yung mga kaha. Ito po yung takip. Kami na lang po ang nagbe-vendor dahil nahihirapan nga ako magpa-vendor. Ang dami pila, ang haba. Eh, napakamahal ng vendor po sa labas. So, ngayon, naisipan kong gumawa ng sarili ko na lang vendor para sa mga kaha ng battery charger po. Kasi po kasi ako ng mga battery charger po. So, nahihirapan ako eh. Kaya gumawa na lang ako ng sarili ko vendor po. Ito po. Sa halagang 1,200 nakagawa kami ng vendor po scrap. Scrap sa mga scrap metal po na putol-putol. Ayan, oh. Kaya may mga pintura-pintura, mga second hand. Nakamura po. Ayan, vendor. Angel bar lang. Ayan. Ito po, sasampulan natin. Pare. Mag-buwit na yan. Boss. Do sila rin. Do sila rin. Wala ko si Jess. Tay, bakit? May guwit na po yan. Yan, susundan lang po yung guwit. Yan. Tapos si Pet. Ito. Tapos si... So sa video po na to, makakita po tayo ng idea para makagawa po ng isang vendor. Disenyo po ni Boss Dong. Sinishare niya lang po yung kanyang ginawa. So yun po. Pagka-build na po, natatagal na po. Ilus lang po yung screw. Kaya ilus po natin. Kasi nahihirap kami magpa-vendor. Mahaba pila. Mga mahal po yung bayad. Oo. Malaki po yung bayad. Mahal ang pa-vendor. Per piece. Ano eh? 7 peso. Kaya po na po, may guhit. May guhit yan. Yeah, yun ang sukat. Tapos, hihigpit yan lang ito. May thread po ito eh. Dito, may thread. Tapos dito, may thread din. Naka-thread yan. May mga panggawa tayo niyan eh. Hantak. Tornillo lang yan. Yan, tornillo lang po. Pero hindi siya nasisira. Panel board box ito ang gawa mo natin, boss. Kaya ko, wala na. Yan, nakaligit lang po yung pinaka-nili. Tapos, iangat lang po yung side dial. Sa
So ito pong improvised blender, ayan, disenyo po ni Boss to. Ah, kita po kayo dito, pwede niyong gayahin. Kung may mga gagawin na kayo, maliliit na ganyan, at least hindi na kayo magpapabender. Ito po ang sukat, bibigay namin. Ito, dalawang angular lang po ito. Ito ang mga party nyo. Ayan, back to back lang po yung, pa, yung angular na yan. Ito, plancha na to. Ano na po ito eh. Ang sukat po nito, 3/4 lang ang kapal. 3/4 lang po ito. Ito, 4. 4 po yan, oh. 4. Tapos nasa 30 inches lang po ang haba. 30 inches ang haba. Ito po, angular. Ayan, angular lang yan. O, ayan. May kaparis na angular sa ilalim. Oh, tapos binarena lang namin yan dyan. Yung makakapaglaro siya. Tapos yeah. Naka, may thread po yan. Ayan. May nut lang po yan dito sa ilalim. Ito. Ito mo. Nut. May nut lang yan, oh. Ayan. Stopper o para ipitin niya, para maipitin niya, broke beer, dito po, 30 inches lang yan, ito naman, lapad nito, 3 lang po ang lapad niyan, 3, dito, 3 o, angular na 3 o yung kailangan natin. Kapal niya boss? Kapal yung kapal niya, 1/4 lang po ito. 1/4? Yung kapal niya, 1/4. Tapos ito, ang pinagawa nito eh, yung frame niya. Una kasi gagawin dyan, yung frame eh. Yung naka-stand niya ba? Oo. Tapos ito. Hey boss. Ito, yung bisagra niya, yung pinaka-bisagra niya. Yan yung bisagra na bibili sa hardware, yung steel isang bar, male, ay, female. Door, ay, ano lang ito, bisagra yan. Pinto na boss. Gate. Ginagamit sa gate. Ang size nito 3/4 lang din. 3/4 yo ito, ang outer nito 3/4 lang. Bibili lang ako ng mga scrap na bakal sa halagang 1,200. 1,200. Kaya aabot lang ito ng mga 1,500 dahil mga welding pa. Mga welding rod. Welding rod. Halagang yan. Talagay ko sa 1,500 na. Kaya ni boss, handle. 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 Stainless. Okay, kapakita mo, may mga gasgas pa. Puro scrap lang po yan. Ayan o. Nalis ko na lang yung mga ano. Ayan po ang kabuuan niya. Pag naiipit dito, nakamoy tinaas dito. Pataw ulit sample boss. Ayan po natin ulit. Ayan, may guhit na yan. At least, di na tayo tatakbo sa bender. Dito na tayo sa atin. Dito na tayo sa atin sa bender. Yan, iangat po dito. Ayan boss, ato yan boss. Iangat, tapos iikit. Ayan. Tapos sasakto yung guwit. Kita lang natin. Lose lang yan. Ayan, yung mga tornilyo, size 12 lang yan. Ayan o. No? Size 12. At least nakaka-menos ako. Kasi na magbabayad ako sa repair vendor. Sarili ko na lang.
Oh. Yung mga kahanang battery charger ko. Panel board box boss, pwede yan. Oo, iba-iba. Yung panel board box na mga previous na video natin, ito rin ang ginamit na blender. Malaki na yung minus ko dito sa blender na ito. Improvise lang ho namin ito. Kami na mismo ang nag-design. Mabilis ang pangangailangan. Ito, nagawa namin. Yan, kayang-kaya na pong gayahin yan. I-share po yung knowledge ni Boss Jong. Yan, simple lang po yung pagkakadesign nyo pero effective. Ayan o, kita nga nga, tornillo lang po ito. Yung tornillo na ito, mayroong thread dito sa angular na ito, sa ilalim. I-spot ko na, para hindi na gumalaw. Para hindi na umikot. Ayan, papakita po natin. Ayan. Ayan. Yung isa, ayan, naka-spot na. Meron pang isang naka-reserva. Para hindi nagagalaw. Ayan, ito na, blender natin. Sige, yeah, boss. Ay, nakakawa ka sa ilalim yan. Ayan. Ayan, ayan o. Napakaganda. Ito na siguro pinakamurang blender na ganito kahaba, 30 inches. Scrap na bakal lang po, pilihin natin. Sa 4 kilo lang po yung bakal. Kasi dito, may nabibili kami 4 kilo, mga angular na puto kaagad. Ayan, tapos kumuha lang ako ng nakantaan na suka, mga 30 inches. Dalawa. Dalawa angular na detress ang lapad. Detress po, ang size ng angular. Tapos to, 4. 3-4 po yung, kahit uno to, pwede. Kahit uno ang lapad niyan, pwede. Pero 3-4 lang po to, itong lapad na yan. Ayan, nabili po namin yan, nakaputol ka agad yan. Ayun, may mga pinag-cutting po, ayan o. Oh. Bali, mga retaso lang po yan, ng bakal. Binili natin sa scrap, 4 kilo nga. Naka-menos tayo. Ito po, ito po ang nagagawa niya. Ito, kaya po yung finished product. Yan po. Tinintrahan po yan, maganda pa. Para gumawa sa kasa. Oh, hanggang dito na lang po ang pwede namin maliwanag dito. Napakagahan kasing gawin. Talaga ito, kayo lang. Kayo lang, kain nyo lang gawin. Ito po lang itong pala nyan. Ayong stand. Ano, gis lang. Gis ang stand. Lapad. Gis lang po ito. Dito, kudrado. Kudrado yan, gis. Ito, ano lang ito. Tres lang ito eh. Yes. Pinakailalim. Oh. Ito, 3 feet lang ito, 3 feet yan. Tapos itong white ito, 30 inches. Ayan po. Ayan. Ito boss. Ito po na blender na namin, oh. Madami lang po kami blender itong huli. Ito lang ang sample namin. Naisipan na namin yung video. Baka kasi mayroon pang ibang gusto kumuha niyan, makakapenos yan. Ito, wala na sila. Dapat yung 1,500. Pati na lahat lahat. Yung bakal kasi, wato lang eh. Oo, pag 300, yung pwede grand. Kliyente, wato na lang. Pas na, 1,500. Eh, pwede bili ako ng second na blender. Ano na po eh? 80,000 eh. 80,000 daw, second hand. Mas maganda naman siya dyan, pero parehas lang ang performance. Kaliyan nga. Kaya sabi ko, gawa na lang ako. Eh, meron ako 1,500 sa nilabas ko. Ayan, ang kapuha ng 1-5. Improvised blender, DIY mga boss. Boss, patas boss. Ayan, yung taas po yan, nasa, ano lang, 33 inches. 33 inches. Yung taas, 33 inches. Yung 32. 32 po, ayan. Ayan lang, pagitan mo.
Ayan, 30 ayan, 30 ang haba pero yung kapal niya 3 ayan oh ayan po 3 kapal niyan nauulit ko na lang po yung explanation para klaro di ba para klaro lang di ba lang makulit tayo ito ano lang po ito ayan oh 4 4 inches lang po ang haba niyan ay kapal 8 4 inches ito 3/4 lang yan eh 3/4 ayan oh 3/4 lang ho yan eh 3/4 po 3/4 ayun oh 3/4 lang ayan ayan po nagbabalak mo nga ng bender DIY baby oh DIY oh yan na masasang DIY abos subscribe and like subscribe oh and like para naman na makapag-video pa tayo ng mas marami pa kapag pagkita pa tayo. Maraming salamat, boss. Maraming salamat sa inyo, mga subscribers.